Jammer, ba yung mga pangmalakas ang tools na dapat pag-aralan mo as a virtual assistant? Panoorin natin to. Let's go! Hi, I'm si Jam of Buhay Virtual Assistant, the founder of Barangay VA Community. And in this video, mami, pag-usapan natin kung ano ba ang mga importanteng tools sa pag-aralan nyo bago kayo mag-isang virtual assistant. Pinakauna dyan, mami, ay Google Workspace. Ito yung Google Calendar, Google Mail, Google Sheets, Google Doc, Google Presentation, all the Googles in the world, mami. Lalo na yung Google Forms din, mabenta din yun, mami. Ginagamit mga clients yan. Halos lahat ng mga kliyente ay ginagamit ang Google Workspace. Kaya kung ako sa inyo, aralin nyo na. Para matutunan yung mga basics of Google Workspace, eto na, ilalagay ko dito. Ayan o, ayan o. Number 2 ay project management tools. Very important na kaya nyong gumamit kahit isa o dalawa neto. Ano-ano yung mga to, Jam? Ano ito? Ano-ano mga ito? Meron tayong Asana, Airtable, meron tayong Notion, meron tayong Monday.com, meron tayong ClickUp. Napakarami, may Trello pa tayo. Dati yung una kong ginamit talaga ay Trello. Lahat yan, kasi usually gusto ng mga kliyente natin na ano, organize tayo sa ating task natin. And sila mismo, usually gumagamit nito. Okay? So, pag-aralan natin ito. Okay? Yun yung mga binigay ko examples. Go! Number 3 ay messaging platforms. Importante ito, paano ka makikipag-communicate with your client? May paano, di ba parang relasyon lang yan? The number one key is communication, charit. Ano-ano nga ba mga ito? Number 1, of course, WhatsApp. Meron tayong Slack, meron tayong Telegram, Discord, lahat ng messaging platforms na sa tingin mo ginagamit ng mga kliyente. Pag-aralan mo, may Viber din, up to you. Okay? Ilaban mo yan. Kailangan yan communication para bongga. Number 4 ay meeting and booking platforms. Okay, ano-ano ba mga ito? Meron na ngayon ang Google Workspace. Meron na siyang parang booking platform. Pero isa sa pinaka-popular pa na booking platform ay of course Calendly. Pag-aralan niyo yan kasi ito usually ginagamit ng mga clients natin. Of course, pagdating naman sa ating meeting platforms, meron tayong Google Meet, and of course, meron tayong Zoom. Kilalang-kilalang yun yung mga Zoom. Pero kung hindi nyo pa alam kung paano gamitin ang mga ito, very important na marunong ka gumamit ng mga ito at yung mga functions nito kasi kailangan ng clients natin to. At pag nag-interview tayo, yan ang ginagamit natin. Meeting and booking platforms. Alright? Gets mo na. And of course, lastly, number 5 ay ang mga tools na specifically dapat meron ka o gagamitin mo as a service provider. Depende sa niche mo o sa specialization mo or sa type of service na ino-offer mo. Okay? Ano man ang mga tools na yan, kung editing platform man yan, kung voice dialing, kung ano man yan, no, kailangan mong aralin yan at kailangan meron ka din yan para ma-serve mo ang kliyente mo ng bongga. Well, these are just basic tools, no, na kailangan nyo pag-aralan. Sana nakatulong to sa inyo. Usually naman, yung mga necessary tools na kailangan marunong kayo na required ng clients natin ay nandoon naman sa ating mga job descriptions, sa mga job openings or sa job postings. Kaya check it out. So, ano ang mga tools na confident ka na i-comment mo dyan? And don't forget to like and subscribe and share this video kung very effective to para sa'yo. Thank you and see you on the next one. Bye!